guys, my name is Nick and this is Nick Creation Channel. Kung mahilig ka sa NFT and crypto games, don't forget to subscribe and pwede ka rin mag-join sa Telegram and Discord community natin. Also, sa kada bago na video na nire-release natin, kapag nag-comment ka and share mo yung thoughts mo about the game, you will have an automatic entry para sa GCash raffle natin na idodraw naman natin sa every end ng bagong video. Alright guys, maganda yung i-feature natin. Ito yung may potential na maging AAA games, meaning na bubuhusan talaga ito ng efforts and ng investment coming from the startup team na Core Loop, pero veterans na talaga yung mga members nito na halos may 15 years of experience sa area ng game development. So gusto nila makapag-build ng game na nakafocus sa gameplay and social cooperation. And gusto nila makita yung laro na players will cooperate sa isang large scale na setting. Kasi dito nga, merong mga na-unlock na bagong mga areas and then kaya natin na i-develop pa yung mga players natin and ma-acquire ng mga maraming traits. So ang sabi dito, itong World Eternal Online will use yung top-down camera with point-and-click gameplay. So ang nakafocus dito is yung mga hero characters na gagamitin natin and pareho din to ng mga MOBA na experience. So magkakaroon kasi ito ng parang virtual world na mag-evolve habang nilalaro ng mga players, kasi merong mga ma-unlock na mga areas, events, and dungeons, and then pwede sila maka-encounter ng iba-ibang mga type ng monsters, raid bosses, and meron din siyang PvP battles. So siguro alam naman natin yan, yung traditional online games, pero quality yung pagkakagawa and magiging play to earn ngayon sa blockchain. So kung i-imagine nga daw natin itong game na to, para rin siyang parang same feeling nung paglalaro natin ng Genshin Impact. And then merong 40 plus na heroes within the game. And habang tumatagal, pwedeng ma-acquire ng isang character yung traits din ng ibang character. So every hero, meron daw around 4 skills. And then habang kumukunat or lumalakas yung character mo, nagiging NFT din siya eventually. So pwede rin natin siya na ma-sell later on. So dito sa game na to is parang meron din silang idea ng create to earn, kasi pwede kang pumili ng ibang mga roles, like for example yung blacksmith or pet breeder, tapos makakapag-recreate ka ng mga resources and mga pets nga within the game. So malalaman pa natin yung ibang mga information yan later on kabang na-expose tayo sa game na to. So ito nga guys, yung team nila is Dox, and kita natin halos lahat yung part ng project team. And ang sabi dito sa previous slide, lahat sila galing sa Machine Zone, sa GRI, yung Japan company, and then yung Fanjo. So ito kamukha ni John Lloyd, no? Hindi, joke lang. So, si Dan was the lead game designer at Fanjo, and in-acquire yun ng GRI. And then they launched yung one of the first NFT strategy games, which is called Crypto Assault. And then ito naman si Vincenzo Alagna. So siya yung CEO and CTO. So dati rin siyang CTO ng Machine Zone. Siya yung nag-handle nung multi-billion dollar franchise such as yung Game of War and yung Mobile Strike. So pwede nyo namang i-check yung mga LinkedIn nila. So pinapakita naman nila yan. Ito with 500 connections. So fully docs talaga yung team na to. So yan, halos nagkasama marin sila sa GameSys, sa GRI, MZ, and then now, ito nga yung Core Loop. So, pwede nyo rin yan i-check, guys. Quickly, chine ko rin yung Twitter nila kung meron na ba silang paama, pero wala pa tayong nakikita dito. So, guys, bigatin din yung mga investors nila. So, ito yung 1UP Ventures, Initial Capital, Galaxy Interactive, SSU, tsaka yung June. Paano natin nasabi na bigatin yung mga investors? Ito lang naman yung mga portfolio nila. Like yung Oculus VR, Facebook, Pinterest, Singa, Coinbase, Instagram, Core Loop, and Roblox. Ito nga yung Andreessen Horowitz, and kapag chinek natin dito, itong A16Z na nakatulong din para makapag-raise lang ng $12 million na budget. Bigatin talaga yung mga hinahawakan nila na mga projects, even sa IT field, like itong Asana for the project management, yung Box. So parang ito yung virtual repository and drive na ginagamit sa IT, yung even yung mga Airbnb naging part sila ng IPO niyan.
yan. So, mga kilala talaga yung mga project nila. Yung Coinbase, Zynga, Slack, Roblox. Even sa mga active, like for example, itong Phantom wallet ng Solana. So, sa kanila yan. And then, marami pang mga part ng portfolio nila na nandito. So, pwede nyo na lang din yung i-check. Actually, pag pumunta kayo dito sa About section, so, ito nga ang Andreessen Horowitz. Founded siya ni Mark Andreessen and then ni Ben Horowitz. And known venture capital firm sila sa Silicon Valley, California. So malaki talaga yung backup na nakuha nila dito. Even kapag pumunta tayo dito sa Galaxy Interactive, so nakalagay nga dito na si Core Loop is a mobile free-to-play game studio. Ito nga yung startup nila. And sila yung nagde-develop ngayon ng open world RPG that features an AI-driven dynamic world. Malaking backer din to for the project team. So guys, gusto ko lang din na i-reiterate na hindi sponsored tong video na to. As in, nakita ko talaga tong project na to and keen ako na laruin to in the future kasi nga nagustuhan ko rin yung graphics niya. So isa sa mga tinitingnan din natin is yung community ng game na papasukin natin. And kung pupunta tayo dito guys sa Discord server nila, so sobrang laki na rin ng community nila. Kahit na hindi pa sila nagsisimula, so meron na silang 21,000 na members sa Discord channel nila. Ako personally, na kita ko na active din talaga yung community nila dito and nakaka-amaze lang din kasi talaga yung quality nung graphics and nung game na gusto nilang gawin. Kasi meron na rin sila dito mga game leaks. Kung maglalaro kayo ng mga AAA na mga games, di ba? So kita natin na pinaghirapan talaga yung mga graphics nila dito. So mako-compare natin ito dun sa mga games na nilalaro talaga natin online. Yung traditional online games na kinahadikan din natin. So dito naman sa Twitter nila, kung pupuntahan nyo yung number ng mga followers nila, nasa 14,000. So kung i-compare natin yan sa iba at this early phase, so medyo malayo-layo na rin yung narating nitong game. So guys, itong Telegram nila hindi pa pala ganun kalaki. So nasa 1,664 pa lang. And I think most of the community activities nandun yata sa Discord. Guys, sobrang lakas din ang influence ng project team na to. Kasi given na kaya nilang mag-invite ng mga celebrity dito sa mga game na na-produce nila before, for sure that's something na pwede rin nilang gawin dito sa World Eternal Online. Alam niyo naman kapag kaya mong mag-release ng ganitong mga quality trailer and then mag-engage ng mga celebrity, so yung influence talaga is sobrang laki and malaking bagay din ito sa marketing. So isa to sa mga game na dinevelop nung CTO nila, CEO CTO, ito yung Mobile Strike. So si Arnold Schwarzenegger yung nakikita natin dyan. Mobile Strike, download and play now, free from the App Store. And then ito naman yung isang game na traditionally dinel din nila, ito yung Game of War. And then nakuha rin nila dito na promoter si Kate Upton. So kita nyo rin yung quality, di ba, ng mga games na nabibuild nila. And dahil yun sa yun, galing din sila sa mga malalaking organization, yung Gringa from Japan. And then yung Kick's Eye, yung Backyard Monsters, part din yun ng team nila. Parang yun yata yung top grossing na Facebook game. And then meron din yung Relic na technology. And then yung Crystal Dynamics. So ito yung mga effects na ginagamit din sa ano ba, Marvel's Avengers and then Tomb Raider. So ayun, so malaki talaga yung potential.
And then ito naman yung mga heroes. So ito naman yung mga social media links na i-share ko na lang din sa description. Guys, kung gusto niyo na mag-sign up dun sa mga future beta testing nila, so pumunta na lang kayo dito sa website nila, worldeternalonline.com. Sign up lang kayo dyan. So malapit na yung pre-sale nila, kinlink nito, pwede nang magpa-whitelist. And kung gusto natin magpa-whitelist, meron silang mga ina-assign, parang 1,000 para sa community content creators, 1,000 sa guilds and strategic partners, and then meron din silang mga VIP pass owners. So para makakuha tayo ng mga spots na yan, so ito yung link ng whitelist. And then kailangan lang natin magbigay ng value para doon sa game. Like for example, pwede tayong mag-create nga rin ng content, or kung meron tayong hawak ng mga community or guilds, so pwede tayong mag-apply dito sa link na to. So isa rin kasi sa mga option is pwede rin tayong bumili doon sa OpenSea once na mag-open na yung selling nila, and then pwede rin tayo na mag-flip-flip lang ng mga NFTs doon. For sure, sa ganitong quality ng game, kapag nakakuha tayo ng NFTs nito, pwede rin na maging okay yung return ng investment. So make sure din natin na mag-join tayo dito sa Discord nila, kasi nandito yung mga information din and mga updates kung sino yung mga mapipili na i-include nila dito sa game nila. Kasi talagang nagpo-focus sila dun sa mga players na magiging passionate talaga dun sa game and makakatulong para i-develop nga yung community, and syempre nga yung mismong game din, kasi pwede nga kumuha ng mga roles na kayo yung magka-craft ng mga items, kayo yung magmamanage ng mga lands, and then you will play together with the other people. They are focusing on gameplay and then social cooperation. So yun lang naman yung bottom line nun, guys, eh. It's the game itself, kasi kung okay yung game experience, hindi lang naman investors yung papasok, talagang mga avid fans or mga gamers talaga na mag-e-enjoy sa game. And hindi basta-basta magda-die down yung game dahil lang sa pag-yung community palipat-lipat ng mga games, di ba? And then yung social cooperation, eh, syempre, malaking factor to. Kasi imagine na lang natin, di ba, yung mga games na meron talagang social interactions. Like, for example, yung poker, yung Farmville. So, ito yung mga, as in, na-e-enjoy ng mga players. Actually, yung Singa, di ba? That's part of their investor's portfolio. Yun, guys, sobrang promising talaga nitong game na to, based sa personal opinion ko. And kung tingin nyo, naghahanap din kayo ng mga game na hindi lang basta ROI yung tinitingnan natin and gusto natin, meron tayong ma-enjoy din na laruin sa blockchain. So definitely, this is one of the games na pwede nating i-explore. And tingin ko yung isa lang sa nakikita ko na downside nitong game na to is yung nasa ETH to, nasa Ether yung network, so medyo mahal yung gas fee. Pero alam naman natin na basta quality pa rin yung mga games, di ba? Like, for example, marami pang mga game na nasa Ethereum, eh, pero gusto pa rin natin laruin. Like, for example, yung Axie Infinity. And kung narinig na yung Guild of Guardians, yung GOG, so doon din yung lalabas. And yung mga Planet Quest, so preferred pa rin talaga nila yung Ethereum network, eh. Guys, before we end this video, so pili lang tayo ng dalawang mananalo ng 250 GCash. So lagay lang natin dito yung link. And then remove natin yung mga duplicate and replies. So meron tayong 32 participants. Thank you guys for sharing yung campaign natin sa mga friends nyo. So first winner, congratulations, Mamark. So naso ka na naman. Hindi mo ba ito i-donate sa iba? And then Jomel Camado, congratulations din. So present pa siya. Yun lang, guys, for this video, and I hope nag-enjoy kayo and may natutunan kayo. Thanks for watching and see you on my next video.